Okay, gentlemen and ladies, back to part session 5.7 po tayo ngayon. Ang topic natin is about trimming with two holds. Epo, again, I'm Kuya Noli. Good day po ulit sa lahat. Bago tayo mag-proceed sa draft survey session o topic, ito muna tayo sa trimming with two holds. Okay? Pinahuhuli ko po, even sa barko, pinahuhuli po ang pagtuturo about dito sa draft survey. Ito po. Yan po ang pinakahuli. Ang natutunan ko nung before is, yung una is draft survey. Yun ang unang-una ko natutunan since mula na ako ay OS. Yung pala, ang dapat mong matutunan is yung cargo planning muna. Yung shipmate ko before when I was OS, masipag siya magturo. And then, yun nga, tinuruan kami ng job survey. So at the same time, siya, ako, tsaka yung siyang AB, nagda-job survey kami. So tatlo kami nagda-job survey. At nung ako ay mag-second mate, may isa akong masigasig na shipmate, kapitan nga si Captain Castrense. Siya yung nagturo sa akin about dito sa cargo planning. Doon ko na realize ang pagkakasunod-sunod pala dapat ng ating pag-aaralan. Hindi pala dapat unahin ang draft survey. Dahil ang draft survey, may plantilla na po yan. Fill in the blanks na lang kung tutusin. No? Ang pinaka-importante is yung cargo planning. Yung kagaya yung sinimulan ko sa inyo noong una is yung maximum cargo to load. Andyan yung pag-compute ng fuel. Yun ang pagkakasunod-sunod. Kaya simula pat session 5.1 hanggang ngayon 5.7, yun po ang pagkakasunod-sunod. Importante po ang trimming with two holds para maiwasan natin ang alin po magkaroon ng shortage sa kargada. Kadalasan po dito nagkakaroon ng shortage sa kargada dahil hindi po natin na natututukan after computing ang kargada sa para proa tsaka kara atras na bodega. Okay, mamaya po magbibigay din po ako ng tip kung bakit minsan hindi natin nami-meet yung ating drop kahit nag-compute tayo ng trimming with two holds. So, ang aking pong program ng trimming with two holds is ito. Meron din po akong basic calculation dito nga sa mga neon blue is ito, trimming with two holds. Kung may computer ka, kung may computer tayo, dito tayo sa pinaka mabilis na proseso. Ilalagay lang natin ang mga drop, then ang remaining cargo to load. Ayan, na-compute na niya. Ilan ang cargo distribution sa dalawang bodega. Ganyan lang po kadali. Kapag meron tayong program. Ito. Yan lang. Hindi lang paggamit ng program ko na to ang gusto ko matutunan nyo. Gusto ko po matutunan nyo yung basic. Kung paano nangyayari ito. No? Itong program na to, paano nangyayari yan. Ito, piniklik ko na lang ito eh. Yung mga calculation po nito, nakatago ito, magulo. Nandito sa gilid. Ihinide ko na lang. Pinasimplihan ko lang para hindi masakit sa mata. Ipakita ko muna sa inyo yung basic. Tatlong klase po yun na pag-compute. Tatlong way kung paano mag-compute. At sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung mga advantage at disadvantages ng tatlong method na yun o yung dalawang method. Okay? So, let's proceed. Punta muna tayo ng basic calculation. Ito po yung unang method. Okay? Long method kung tutusin. Pero magiging shortcut din siya kung gagawin nyo ng program. So, ito po yung first method ng trimming with two holds. Po. Step 1, find the present mean drop. Itong MD. Sabi dito, drop forward plus drop up divided by 2.
So, ito po ang min drop. Ito forward drop and up drop. Next step, using the min drop from the hydrostatic table, find the equivalent MTC, LCF, and TPC. So, ito po, naka-automatic na to. Kung mapapansin nyo rito sa aking formula bar, ayan. Naka-link na po yan siya dun sa ating hydrostatic table. Ganun din po ang LCF tsaka ang TPC. Kaya automatic po yan. Pag nagpalit ako ng drop, hahanapin niya na automatic yung equivalent. Next, step number 3. Find the distance from LCF to the LCG of the weight up. Yung up cargo hold po ang sinasabi dito, no? So, ito yung hold forward, LCG. Ito yung hold number 1, cargo hold number 1. Ito yung cargo hold number 5. Okay pa? Okay, i-review natin. Cargo hold number 1. Sa this particular, cargo hold number 1. Ayan. Negative 68.83. And cargo hold number 5, 50.48. So, dalawang klase po ang pag-find ng distance. Yung isang klase is LCG minus LCF. Kapag ang LCG po is measured from midship. Yung isa naman po, LCF minus LCG. Binaligtad po, no? Kapag ang LCG is measured from up perpendicular. Yan po yung mga tinatawag na European made. Kung mapapansin ninyo, wala siyang negative. Lahat po, positive ang LCG niya. So, ito po ang gagamitin natin. No, yung una, hindi ito. Next, step number 4. Find the distance between holds. Paano natin makikita yung distance between hold? So, ang difference ng LCG ng dalawang compartment. Ito pong dalawang compartment na to, ang difference niya. Okay? So, ima-minus po natin silang dalawa. Huwag niyo pong kakalimutan ang sign. Kung meron siyang sign. Negative 68.83 minus 50.48 is equals to 119.31. So, yan po ang distance between two holds. Next, step number 5. Find the present trim. Yung po ang present trim, drop up minus drop forward. Okay, yan po ang present trim. Next, step number 6. Find the change in trim or change of trim. Ano po ang formula? Ito. TC or change in trim is equals to required trim minus present trim. So, ito po ang required trim, 16 centimeter. And ang ating present trim is 44 centimeter. So, merong note, always apply sign. So, ang result niya is negative 28 centimeter or 0.28 meters. So, yan po ang step number 6. Lahat po ito, 1 to 6, kailangan po natin yan sa step number 7. Yan po. Pwede nyo pong screenshot yan kung gusto ninyo. Yan po ang formula ng step number 7. Ang formula, ito lang po. Ang pinaka-formula niya. Okay? Ito lahat. Yan. DBH, nandun yun. So, 1 to 6. Ang change of trim, nandun yun. Ang MTC, nandun din yun. Ang distance up, nandun din. So, ito po ang solution. Distance up, ito yun. 47.526. Then, sabi niya rito, multiply sa cargo, this is the cargo. Or, yung balance cargo to load. After drop check. Okay po? Yeah. Assuming yan po ang balance cargo to load. Instruction dito,
is distance up multiply sa cargo. So, ito po ang result. Dito naman, change of trim multiply sa MTC. Ito po ang change of trim. Multiply sa MTC. Ayan. Then, multiply sa 100. Then, ito po raw ang result. Okay po. Then, nakalagay dyan, itong pula, i-minus itong blue. Ito po siya. A minus B. Then, ang result, itong dalawa, ito po. Then, i-divide sa DBH or yung distance between holds. Ito po ang distance between holds. Pag na-divide natin siya, ito na po ang kanyang cargo sa forward hold. Yan na po ang ikakarga natin sa bodega 1. Then, total balance cargo is 1,900. Ima-minus natin dito. Ito naman daw ang kargada para sa uphold or bodega 5. Yan po ang basic niyang formula. Maikli lang po, di ba? Yun nga lang, marami ko yung kakabasa doon. Pero pag nagawa nyo ng program, madali na. Fill in the blanks na lang. Ang second method, ito lang po, dito lang po, sa basic formula na to nanggaling lahat. Ang gagawin natin dito, yun ang pag-aralan natin, change of draft due to adding weight and change of draft due to shifting of weight. Yun lang po ang ating gagamitin dito formula. Okay? Yung natutunan natin noong una, combination ng change of draft due to adding of weight. Okay po? Okay, let's proceed. So, ang given, same din po sa taas. May drop, same drop, forward and up. May mean drop, and then ang trim niya is 0.44 meters. Ang balance cargo to load is 1,900. Ang required trim is 16 centimeters or 0.16 meter. Ang cargo hold involved is cargo hold number 1 and cargo hold number 5. Ito po ang TPC, MTC, LCF dito sa equivalent nitong mean drop. Okay po. So, meron tayong given. Nakuha na natin yung mga kailangan. Punta na tayo sa solution or calculation. First step, formula for add or remove weight. Okay po. First step is change of trim. Okay? Change of trim. Assuming may weight tayo, okay po? Naalala niyo yung change of draft due to adding weight. So, nandun din po yung formula ng change of trim. So, ang kukunin natin dyan is yung change of trim na formula. So, from basic, ito po, ayan. Ito po, trim. Yun ang kukunin natin. Assuming, example lang, pag kinarga po ba raw natin itong balance cargo, saan? Sa cargo hold number 5, ito po, yung kanyang LCG. Okay, kung mapapansin ninyo, no? LCG minus LCF. Ayan po yun. MTC times 100. Ito po yun. Okay? Yan po. So, ito po ang result. Ginawa natin step by step, no? Very elementary. So, pwede nyo pong kunan ng screenshot. Dahan-dahan, i-post ninyo yung video. Then, screenshot ninyo. Ito po ang maging result. Then, ang change of trim is 1.18 meters. Okay? From step number 1, kunin ang change of trim, then proceed to step number 2. Kunin po natin ang total trim. Ang formula niya is previous trim plus change of trim. So, ang previous trim,
doon sa old draft is 44 centimeter plus 1.18 meters. Ang total na trim is 1.62. Assuming daw po na kinarga natin ang 1,900 sa Bodega 5, pag kinarga natin, magkakaroon tayo ng trim na 1.62 meters. Kapag kinarga natin, assuming lang. Okay po? Next, step number 3. Change of trim 1. Ano yung change of trim 1? Required trim minus total trim. Ang required trim po natin sa departure is 16 centimeters. Then, ano ang total trim? Assuming, kinarga natin sa Bodega 5, ang total trim is 1.62 meters. So, ima-minus po natin yan. Ang result is negative 1.46 meters. Gawin natin centimeter, so imu-multiply natin sa 100. So, 146 centimeters. Kailangan natin centimeter kasi po, kailangan natin yan sa step number 4. Ito po. Sa step number 4, kailangan naman natin ang shifting of weight na formula. So, diniride natin from basic na formula, kinuha naman natin ang shifting of weight. Kanina, itong kinuha natin, yung change of trim. Meron tayong weight given. Ngayon, ang hanapin natin, yung shifting of weight o yung weight na isi-shift natin from cargo hold number 5 to cargo hold number 1. So, let's calculate the shifting of weight or weight to be shifted from cargo hold number 5 to cargo hold number 1. Okay, given is change of trim, ito po, 146 centimeter, ayan, multiply sa MTC, this is MTC, then i-divide natin sa distance, ano yung distance, ano involved sa distance ngayon, LCG minus LCG. Distance between two holds. Doon sa unang method natin, meron din tayong DBH or distance between two holds. Dito meron din tayong. So, ayan po. Ito yung distance between two holds. Ito yung result nitong sa ibabaw. And then, the weight for cargo hold number 1 or forward hold is 938.46. Then from balance cargo, 1,900, i-minus natin ito, makukuha natin yung para naman sa uphold. Yan. Uphold cargo weight is balance cargo minus forward hold weight. Kaya lumabas, ang kargada natin para sa Bodega 5 is 961.54 metric ton. So, i-compare po natin doon sa first method, dito is 963. So, may diferensya lang 1 or 2 tons. Dito 937 sa forward hold. Dito naman, sa forward hold is 938 or 939. May konti lang siyang diferensya. Pero hindi niya ilulubog siguro ng 1 or 2 centimeter sa 1 ton difference. So, yan po ang pangalawang method. Ito yung pangatlong method na hindi ko na po ginawa ng calculation. This is by trimming table. So, pwede niyo po siyang i-screenshot. Dito ang hinihingi po yung kargada para sa up na cargo hold. Okay, so pwede niyo po siyang i-screenshot. Then, i-try niyo naman pong computein or i-calculate using the trimming table. So, ito pong 10,000, tingnan niyo sa stability booklet kung anong ginagamit. Kasi sa wood chip po is 10,000 yung kanyang
factor. Common is 100. So, pwede nyo na i-apply dito is 100, not 10,000. So, for comparison po, try nyo pong i-calculate yan. No? Itong by trimming, width to hold. Assignment ko na po sa inyo yan. Subukan nyo po. Okay. So, ano ang advantage at disadvantage itong first and second method? Itong first method, ang advantage niya kapag meron kang program sa Excel, madali. Kasi fill in the blanks ka lang dito. Yan sa mga dilaw na yan. Fill in the blanks. Yung nga lang, ang disadvantage, mahirap kabisaduhin itong formula. Marami kang kakabisaduhin. Yun po ang disadvantage. Okay. Punta naman tayo sa second method by basic formula. Ano po ang advantage? Ang advantage, madali ka lang magkabisa ng formula. Kasi, ang kakabisaduhin mo lang is itong basic na formula. Then, ang method or step by step lang ang tatandaan mo. Apat na step lang. Unlike doon sa dalawa kabila, 7 steps. Dito, ano lang, change of trim, then shifting of weight na kagad ang gagamitin mo. Ito lang huwag mong kakalimutan. Yung step 2 and 3, which is basic na rin, napakadali. Yan ang advantage dito sa manual calculation. Then, sa program, advantage din siya. Madali mo magawa ng program. Okay? Yan po. Ano ba ang disadvantage? Disadvantage? Halos wala akong makita ang disadvantage. Ang magiging disadvantage siguro po nito, kung makakalimutan nyo itong 4 steps. So, sa inyo po, gentlemen, mamili kayo sa dalawang method kung saan kayo magiging comfortable. Let's do the double checking. Yung first method, original draft, tinarga natin, okay, this is parang original draft, ilan po ang kanyang sinkage nitong weight na to, na 936 para sa forward hold. Ilan ang kanyang sinkage? Ito po, 16.6 centimeter. Ito po ang kanyang after ng sinkage. Then, i-apply natin yung change of trim. Ito po, ayan, TC. No? Yan yung formula ng change of trim. Meron siyang 44, about 44 centimeter na ima-minus sa proa at idadagdag sa pupa. So, ito po ang magiging new drop after loading cargo hold number 1. Ang magiging trim niya na po is negative 0.44 meters. Kapag bodega 1 po raw ang ating unang kinargahan. Then, pagkakarga natin sa bodega 5, ito yung kanya sinkage. Base dito, ito rin po ang formula. Weight divided by TPC times 100. So, 17 centimeters. From this drop, i-add natin yung 17 centimeters. Ito po ang kanyang magiging drop. Then, i-apply natin ang change of trim. Ito din po ang formula. Ito yung distance ng o LCG ng bodega 5 na gagamitin dyan. Ito po. After daw maikarga, ito po ang drop. 12.4, ito po ang drop. 12.466 or 12.47, 12.63. Meron siyang trim na 16 centimeters. Kung mapapansin po ninyo, yung ating example, simula sa una, sa maximum cargo to load, hanggang sa even keel on arrival, dito, ilan po ang ating target departure drop. Ito po.
with 16 centimeters sa forward perpendicular na drop and 15 centimeters sa drop marks. So, eksakto siya rito. Kasi nga, ang inalagay natin doon na departure trim or target departure trim is 16 centimeters. Kaya ito yung pinuha niya. Okay po. So, nakashoot po tayo doon sa ating target departure trim base doon sa ating mga previous na session. So, yan po yung dalawang method o tatlong method how to calculate the trimming with two holds. Then, gamitin naman po natin yung aking program. Ito po, trimming with two holds. Same given, ito po yung present drop or yung drop check. Okay, nung nag-drop check tayo, prior trimming, ito po, ang nakuha natin drop. Ito rin po ang given doon sa ating previous na, ito din po yung drop natin doon sa pin-explain ko na tatlong o dalawang method ng trimming with two holds. Same problem. Ito po ang kanyang old trim. Itong ating required trim. Ang old trim is 0.44. Ang required trim is 16 centimeters. Ito po ang ating target drop. Nilagay ko po itong target drop. Bakit? Para with the target drop, malalaman na rin natin ang kanyang target amount or cargo balance to load kapag nilagay po natin ang target departure drop based on density na to, no? So, let's calculate. Meron ditong 1,900 balance cargo. Binuo ko lang. Supposed to be that is 1,987. And ang required trim is 16 centimeters. Ang density is 1020. Saan bodega natin ikakarga? Ang forward hold is cargo hold number 1 and up hold is cargo hold number 5. Okay? And ang LCG ng bodega 1 at LCG ito po ng bodega 5. As per by TPC calculation, ito po ang balance cargo to load. By displacement, yan, 1969. Okay, pero by TPC is 1987. So, dito tayo mas malapit, 1987. So, ilan po ba raw ang kargada? Ito po, cargo distribution. Sa bodega 1, 937. Sa bodega 5, 963. Tama po ba? So, close tayo doon sa first method. And close din tayo doon sa second method of calculation. Kapag kinarga po raw natin, inuna natin kargahan, ito po, ang bodega 1, ito ang magiging drop. Sub-sub ang trim. Kapag inuna naman natin kargahan ang bodega 5, ito po raw ang magiging drop. So, may choice tayo kung anong una natin kakargahan. Kung may drop restriction, so titingnan ninyo kung ano yung mas mababaw. So, since assuming walang drop restriction, pwede natin ikarga sa bodega 5 muna. Itong 963. After may karga yan, ikarga naman natin yung 937 para dito sa bodega 1. Then, ang final drop po, pagkatapos natin may karga, yung total na 1,900, ito po. 1,247 yung forward, 1,263 yung up. Meron siyang departure trim na 16 centimeters. Sa density po yan na 1.020. Ito na po ang kanyang sea water drop. Converted na po yan dito sa sea water. Kagaya din po doon sa dalawang method, kinailangan natin itong MTC, TPC, LCF, and LBP. Bago ko makalimutan, yung sinabi ko kanina, ano ang rason kung bakit hindi nakaka-shoot sa
departure drop yung iba. Ano po ang common factor? Ito po yan. Pagkatapos ng iba mag-compute ng cargo distribution para bodega 1 at saka bodega 5, ano po ang common ginagawa ng ibang shipmate? Ando na siya ship's office. Hihintayin ang foreman or ang loading master na magsabi na naikarga na yung 963 sa bodega 5. Okay? Then, tsaka siya mag-aabang kapag bodega 1 lang ang kakarga na, yung last hold ng kakargahan. Ang problema, hindi po niya na-check kung talaga bang naikarga itong 963 na to sa bodega 5. Or, kung yung bang 963 na to is naikarga ba talaga dito sa concentration ng LCG na to. Okay? Bakit? Kasi pag hindi po rito naikarga, umatras ng 2 metro or umabanti ng 2 metro, eh, hindi po niya masushoot itong target drop after loading cargo hold number 5. Hindi niya po masushoot yun. Magbabago ang drop. Kung napaabante, napapunta sa almedyo ang kargada, ano mangyayari? Bababa ang trim. Pag napapunta naman sa kara atras, yung kargada, yung concentration ng kargada para sa bodega 5, ano, lalaki ang trim. Ang mangyayari niyan, kung na-check, ayun, kung na-check, babawiin niya pagkarga sa bodega 1. Yung para sa bodega 1, ipapapunta niya naman sa kara proa para mabawi yung drop. Ganun po yan. Ang worst, hindi na monitor ang pagkarga sa bodega 5, hindi rin na monitor ang pagkarga sa bodega 1. Nag-rely lang sa loading master. Pagka ganyan ang sistema ng loading, ng final trimming cargo, don't expect na masushoot ang target drop. Unang-una, hindi 100% yung loading rate ng conveyor. Isa yan sa factor. Ano ba ang factor din? Bakit hindi na ilalagay dito sa LCG na to ang concentration ng kargada? Kasi po, misan, yung ating trimming hold na war na cargo hold number 1 or cargo hold number 5, ang problema yung kargada nakabundok na. Kaya ang tendency, ilalagay ang kargada proa or popa, pabor or istribor. Eh kung mas marami na ikarga sa proa, so hindi niya na talaga masushoot dito sa LCG na to. Yung concentration ng kargada, yung 963 tons para sa bodega 5, hindi niya talaga may kakarga doon sa concentration ng LCG. Isa yun sa mga factor. Ganun yung bodega 1. Kaya sana dapat, kung ang ating trimming hold is 1 and 5, kung pwede mag-iwan tayo na, ano, na space sa gitna hanggat maaari. Parang crater. No? Kung yan ang ating target na trimming holds. Yan po ang factor kung bakit hindi nakakashoot sa departure drop or departure trim. Okay? And minsan, hindi rin po naikakarga yung target talaga ng weight or yung balance cargo to load. Bakit? Kasi walang monitoring. Okay? Kaya kung yung iba sa inyo mag-chipmate, yung iba sa inyo is chipmate na nakapanood dito, kailangan po natin ng monitoring. Hindi po alam naabot ng 12 hours yung trimming eh. 1 hour, ang pinakamahaba na po yan minsan eh. So, tutukan po natin yun. Doon ginagamit ko yung aking manual calculation. Yung second method ng trimming, yun, dala ko yun sa anong sa quay side. Dadala ko yung calculator ko. Itong calculator ko na to,
Dala-dala ko to. Then, sa likod nito, may formula ako dito. So, simula second meet ako, meron akong sarili kong calculator. Yung formula dito nun, nilalagay ko dito sa likod. Yung basic formula na dito. Tapos yung given, eto to, itong given na to, yung MTC-TPC, nakalagay din po dito yan. May code ko na ako. No, hindi naman masama mag-code ko. No? Hindi ba po ang sweldo natin yan? Ang masama, wala kang code ko, bulilyaso ka. Bawas ang kargada mo. Okay? So, wag po kayo, bawal ang mag-code ko saan? Sa exam. Kaya kailangan i-memorize mo yung formula. Pero pag sa actual na trabaho, para sa akin, hindi bawal mag-code ko. Okay? Eh, hindi ka na nagka-code ko, bulilyaso naman yung trabaho. Mag-code ko ka na lang. Pero ang masama, baka may code ko ka, bulilyaso pa rin yung trabaho. Huwag na yung ganun, worst na yan. Okay po? Next, ano pa ang tip bibigyan ko sa inyo? Paano, ipoprove ko sa inyo, ilang ba ang tonelada ang magiging diferensya pag hindi mo na ikarga doon sa eksaktong LCG o yung gitna na, ayun, ano ba yung LCG? Ang LCG, let's say ito yung compartment, itong buo na to. Ang LCG, yan, yung cross. So, ito po ang LCG. Kung napapunta sa proa yung kargada, dito, so mga ilang metro, halimbawa, 2 metro, may epekto ba talaga yan? Ilang tonelada ang magiging epekto niyan? Tingnan po natin. Ipakita ko sa inyo. May additional features itong aking program na to. Let's say, hindi nyo na talaga na set up o hindi nyo na prepare yung inyong bodega, yung trimming hall 1 and 5 na bumundok na or ang espasyo nyo talaga kara atras na lang or kara proa, i-adjust nyo yung LCG. Ito. Ito ang special features naman ito. Let's say, kara proa ang concentration lumipat na about 2 or 3 meters. So, i-adjust nyo ito. From 963, tingnan nyo, gagalaw yan. So, tingnan nyo po, no? Kung magbabago, yung weight. From 963, i-move natin yung LCG forward. Ayan po. Tingnan nyo. Ayan. 1 meter po, no? Nag-move forward. From 963, naging 971. 1 meter. Okay? Kung 2 meters, ilan ang pagbabago? Ayan. So, dito magbabago din. Pansin ninyo? 980, naging 920. Balik natin sa 0. 937 or 940, magbabago yun. 2 meters. No. Konti lang yung kanyang tonelada. No. Konti lang yung na movement ng LCG, 2 meters lang at konti lang yung tonelada, malaki ang epekto nun. How much more kung hindi mo talaga o sumobra sa karga yung dahil hindi mo na monitor or hindi natin na monitor. Kung yung 963 ba talaga na para sa Bodega 5 is na ikarga dyan. Let's say more than, let's say 980 ang ikarga dyan. Siyempre, kung 980, mababawasan na yung para sa Bodega 1 mo. O di kaya, napasobra sa Bodega 1 o nakulangan. So, nadagdagan yung Bodega 5 mo, hindi mo na nakuha yung target trim, itong after ng cargo hold number 5, dapat yan puro ang target trim mo. Kaya ang problema, hindi mo na monitor, mas marami na ikarga dyan. So, hindi ka na makakashoot sa iyong target departure drop. Okay? Pwede rin po ito sa ano, no? Sa i-atras mo yung LCG. Ito naman ang pipindutin. Tingnan ninyo. From original na 963, i-atras natin yung kargada, ilalagay sa kara atras.
1 meter. Yan yan. Nagbabawas po, di ba? Nagbabawas kasi ina-atras natin eh. Yung buhos. So, nagbabawas ng kargada. Dapat. Eh, anong nangyari? 4 meters from center of NCG, nasa pinaka-atras mismo ng bodega, eh hindi ka nagbawas ng kargada, 963 pa rin. So, hindi mo pa rin mamimit. So, sobra ka dito sa target mo na bodega, na trim sa bodega 5 after loading. So, ibalik po natin sa original. Yan. Kapag nag-green, ang ibig sabihin, nagdagdag ka. Kapag nag-red, ibig sabihin, nagbawas ka ng NCG. Yan po yung kagandahan nitong isang program na ginawa ko. So, bigyan ko pa ko po kayo ng example kung anong epekto ng sumusobra yung kargada base sa, dahil hindi nyo na-monitor ang loading. Tapos nilipat na lang yung loading master sa kabilang bodega. Okay, ipakita ko po sa inyo. Punta tayo rito sa trimming weights. Same, ito po yung ating present drop or all drop during drop check. Yan po, meron tayong 44 cm trim nung nag-drop check. Okay. Ito yung ating trimming weights. Okay, naging 17. So, ibawasan lang natin ng 3 pounds. Actually, yan. Let's say, ito yung ating trimming weights. 960 tsaka 940. In order, magkaroon tayo ng 16 cm trim on departure. Obserbahan niyo po. Ito, cargo hold number 5. Ilan po bang tonelada lulubog ng 1 cm itong ating drop sa pupa? Okay? Ang ating pong trim nung ikinarga natin itong 960 sa bodega 5 from 44 cm naging 104 cm. So, ilan po ang diferensya? 104 minus 44, 60. Okay? 60 cm ang change of trim nung nag-loading sa cargo hold number 5. Ngayon, ilang tonelada nilulubog ang updrop? Updrop, ha? Dahil sa 5 tayo nagkakarga eh. Ilang tonelada na ilulubog ng 1 cm itong drop sa pupa? So, ang gagawin natin is 960 divided by 60 cm. Ilan ang result? 16 tons. Lagay tayo dito. Ayan. Kita ninyo? 960 divided by 60 cm. Ayan. Ang result is 16 tons. Every 16 tons, lulubog ng 1 cm ang ating drop sa pupa. So, imagine niyo na lang, kung hindi naka-monitor si shipmate during trimming, o kinakarga yung trimming cargo, sumobra ng, let's say, 32 tons o 30 tons. No? Pinabayaan niya sa foreman, sige, karga mo lang, yan ang cargo distribution eh. Nagtiwala siya na accurate yung loader 100%. Sumobra, let's say, ng 30 tons or 32 tons ang kinarga. Plus. Ayan. Naging 106 ang naging 1.06 ng trim. Dahil naikarga na dito yung 32 tons, syempre, mababawasan na ngayon yung para sa bodega 1. Kapasin nyo, yung 940 nabawasan ng 32, almost 900 na lang. Ngayon, yun ang isang factor, hindi ko ngayon makaka-shoot dito. Assuming,
Okay yung cargo distribution sa Bodega 5, nasa gitna ang buhos, no, ng LCG, gitna ng hatch cover, gitna ng cargo hold ang buhos. Pero ang nangyari, sumobra naman kasi hindi na monitor. Yun po minsan ang problema kapag pinabayaan natin yung shipmate sa loading master ang loading. Walang monitoring. So, ibig sabihin, ganun lang po kasimple ang monitoring. No? Let's say upright yung barko sa gitna yung buhos ng kargada ng hatch cover o gitna ng within the LCG ang buhos ng kargada then upright ganun lang kasimple every 1 centimeter pag nagkarga yung 16 tons no, lulubog yung trap sa pupa let's say naikarga na niya yung 900 ano yung halimbawa, bibigyan, let's say, naka 916, nagtanong ka, nagtanong yung deck officer, ilan na ba yung naikarga? 900 na daw, sabi ng loading foreman. So, meron pang remaining na 60 tons. Okay? Let's say, ang belt, ang haba ng belt, ang laman niya is 60 tons. So, pagdating sa 900, stop ka na. Bakit? Pa 60, kasi 60 divided by 16 is about 3.75 centimeter or 4 centimeter. Kaya pag sinabi ng loading foreman, tinanong mo, nagpatanong ko sa opisyal, tanong nga sa foreman, ilan ay nakarga niya? 900 na raw. Checkin mo lang din. Oh, ang trim mo, ano na, oh, 1 meter. Or ang updraft mo is 1287 na. Ang target mo is 12.9. So, pagdating ng 900, sabi mo, stop na. Then, remaining cargo, lipat na sa bodega. Uno. Tama po? Kasi kung ikakarga ko ngayon yung remaining na 60 tons, nung nagpa-stop ka, dahil pag-declare mo ng stop, hindi naman kagad totally mag-stop yan eh. Kukunin pa niya yung kargada na doon sa belt. Uubusin pa yan sa bodega 5. Kaya pag naubos, yung 60 tons nandiyan na ngayon sa bodega 5. Naikarga mo yung 960. Then yung remaining na 940, yun talaga yung nakakarga sa bodega 1. Then i-monitor mo rin yun. So same thing, ilang bang tunelada ilulubog ng 1 centimeter ang proa mo pag nag-monitor ka sa forward. So, from here, the trim is 1.04 meters minus ang magiging trim mo after is 16. So, meron ka raw change of trim na 88 centimeter. So, divide 940 divided by 88 centimeter. So, every 10 or 11 tons ulitin natin ha. Pakita ko sa inyo dito. 940 yan divided by 88 no? Ang difference po nito is 88 divided by 88 centimeter. So, merong 11 tons per centimeter lulubog ang forward. Lagyan natin dito pag nagkakarga sa bodega 1. Sample natin. Oh, 11 16 ano po to itong trim niya rito no 16 centimeter na dagdag tayo ng 11 times kita niyo nagbawas ng trim dagdag pa tayo ng another 11 times 22 see tingnan niyo nagbawas 14 centimeter na lang. Kita niyo po yan? In just only 10 tons sa forward or 11 tons, 1 centimeter ang dinadagdag o binabawas ng trim. Or binabawas ng drop o dinadagdag ng drop.
Di po? So, tingnan ninyo, ganun ang style kayo pagka nag-trimming, nakalista rin dito sa calculator ko, ilan ba ang 1 cm o ilan ba ang tonelada per 1 cm ilulubog ang drop sa proa? Ilan ba ang tonelada ilulubog ang drop sa proa per centimeter? Meron ako sa calculator. Kinocompute ko yun. Isang way yun ng aking monitoring. So, I wish, gentlemen, yung ganitong method, malaman din ninyo. I wish meron na kayo idea ang ganito. Okay po. Yun ang... So, yan, na-prove po natin na konting weight lang ang dumagdag o nabawas o nasobrahan, hindi talaga kayo makakashoot sa inyong target drop. Okay po. So, yan po ang kahalagahan ng knowledge natin sa trimming with two poles. So, dapat po, hindi nagtatapos kung sa nag-compute tayo ng ilan ang kargada para sa bodega 1 or forward hold, ilan ang kargada para sa bodega atras or bodega 5. Hindi po nagtatapos doon yun. Kailangan natin i-monitor. Parang ano yan eh, pagpapatayo ng bahay, no? Para mapaganda, kailangan monitor mo kung nagagawa ba talaga yung, o monitor ng architect or engineer kung nagagawa ba talaga yung plano. Ang i-monitor natin dito, itong loading master. Kung na ikakarga niya ba talaga yung target natin na drop. Pag kami siya naman, nakamonitor tayo, ang problema, yung utak natin, hindi na, yung imagination natin, hindi naglalaro. Oh, na-meet na yung target drop sa pupa. Ang problema, hindi natin alam, nakasentro ba yung buhos. Baka mamaya, nasa kara atras yung buhos. Na-meet na nga niya, tsaka biga, oh, stop na, lipat na sa bodega 1. May hindi mo naman ang monitor, wala pala sa gitna. Yung deck officer din, yun din sana yung trabaho. No, hindi yung, oh, pabor, istribor. Oh, upright na, hindi lang yun. Yung buhos ng trimming cargo kung talagang nasa concentration ng LCG. So, marami kayong dapat bantayan. No, hindi lang yun, oh, yung turo ni Kuya Noli, monitor daw eh. No, monitor ko naman eh. Di ba? Ang problema, isa lang minonitor mo yung drop. Hindi na rin na-monitor yung buhos ng balance cargo. So, dalawa po yun. Okay? So, again, gentlemen, after na itong trimming with two holds, from the very beginning, itong voyage instruction, itong voyage order na sinimulan natin, after nito, sa next session, 5.8, pupunta na tayo ng drop survey na. Pag-arrive sa loading port, initial drop survey, tapos jump na tayo dun sa drop check, then titingnan natin yung trimming cargo or balance cargo to load, then magti-trimming with two holes tayo. Pag nagkarga daw yun, ano ang magiging drop? Ano ang magiging departure drop? Ano ang final drop? Kung nakuha ba raw natin ang ating cargo booking or yung as per plan natin. Okay po? So, stay tuned lang po kayo, gentlemen and ladies na Marino. Panoorin niyo po yung from part session 5.1 o yung mga previous din na session. Kung hindi niyo po gano'n naintindihan, o meron pa ako mga naunang recorded na tutorial. Para po sa inyo to, para ito sa mga masisigasig mag aral. Kung wala natuturo sa inyo, i-download niyo po itong mga video tutorial, panoorin niyo, gawin niyo pampatulog, no, bago matulog sa kabina o sa gabi. No, itong paglibangan ninyo. And gentlemen and ladies, I wish sa maliit na kaparaanan kong ito is nakakatulong ako sa inyo. Matutunan niyo po sana yung trabaho ng shipmate. And ang wish ko lang, pag natuto kayo, try nyo rin magturo sa iba.
no? I-spread natin yung knowledge. Ito po yung purpose ko, no? I-share sa inyo at I wish i-share nyo rin sa iba. No? Free. Without without salary. No? Bahala na po yun nasa taas kung magbabalik sa atin o hindi. Ng gracia. Okay po? Again, gentlemen and ladies, thank you very much for watching. Kung sa tingin nyo po kapakipakinabang ito at pwede i-share sa iba, pwede nyo pong i-share sa iba. No? At marami pa tayong, marami pa akong recording na gagawin. May mga request pa iba. Yung iba is kailangan nandun ako on board. Sa ngayon, dito ako sa bakasyon, hindi ko magagawa yung request na iba. Nagawa ko raw ng video tutorial. So, yun lang po. I wish, gentlemen, meron kayong nadagdag kaalaman dito sa session na to. Thank you po. God bless and may your dreams come true. This is Kuya Noli and thank you.